Wala po, because that would be an arbitrary action on the part of the House of Representatives. Naninindigan si Albay 1st District Representative Edsel Lagman na walang nilalabag na batas o regulasyon ng kasunduan sa pagitan ng ABS-CBN at TV5 kaya walang karapatang imbestigahan ng Kongreso. Partikular na ang pagpapahintulot sa Lopez-led network na makapagmay-ari ng minority interest sa Manuel Pangilinan-owned broadcast enterprise. Ayon sa mambabatas, hindi ito merger o pagsasali ng controlling interest sa TV5. Taliwas ito sa iginigiit ni Sagip Partiless Representative Rodante Marcoleta. Nalabag ang deal umano sa prangkisa ng TV5 dahil merger ito sa isang entity nang walang approval sa Kongreso. Itigil na nila ang investigasyon na ito at bidigla na biginang laya ang ABS-CBN at TV5 na magkontrata at ipagpatuloy ang sa kanilang kasunduan. At kung meron itong paglabag, nandiyan ang Philippine Competition Commission na pwede mag-take jurisdiction, hindi merger at hindi to acquisition. Inihinto muna ng dalawang media companies ang kanilang kasunduan upang sagutin ang mga kwestiyong ipinupukol sa kanila ng ilang mambabatas, maging ng National Telecommunications Commission. Sumulat naman si Congressman Lagman kay House Speaker Martin Romualdez at ipinahayag na ang napipintong pagdinig ng Kongreso sa ABS-CBN-TV5 deal ay maaaring magresulta sa pag-alipusta sa freedom of the press at free speech. Git din ito kung sakaling magtutuloy-tuloy ang ilang mambabatas sa pagpigil sa deal ng dalawang media companies, maaaring maiakyat ang usapin sa Korte Suprema. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.